Misamis Occidental, dito nagmula ang ating napakagandang kwento na ibinahagi ng ating silent listener. Tunghayan po natin. Kasulukuyan kaming naninirahan sa May Maynila at dahil panahon ng pamamahinga mula sa mahabang pagtatrabaho ay dito nagsimula ang aming kwento. Tubo Mindanao po ang aming lahi, mga lahi, angkan ng matatapang na mga Muslim. Subalit, mas napakapit ako sa pananampalataya ng aking misis na isa namang Katoliko. Hindi ko po iginiit ang aming paniniwala. Bagkus, ibinigay ko sa kanya ang kalayaan sa pamumuhay sa kanyang sinilangang paniniwala. Minsan, napadayo po ako sa may probinsya ng aking asawa. Panahon ito ng Kwaresma, oras ng pagbabakasyon at paglalamyerda ng mga tao sa bawat kanya-kanyang mga probinsya. Napakagaan ng araw na ito at ramdam ko na may magandang mangyayari sa aming pagdayo na ika nga ay Buenas. Nang biglang, anak ng Tokwa, Buenas nga. Sapagkat isang madikit, malagkit, malapot, mamasa-masa, nakakanin ang aking natapakan. Hindi po ito etchas dahil napadaan kami sa isang palengke at hindi sinasadyang may nakatapon yata nito sa may daan. Pero gayunpaman, jackpot nga. Katanghalian na nang makarating kami ng orkyeta. Subalit, hindi pa po dito ang aming pakay na lokasyon dahil doon pa po kami sa may liblib na lugar ng Concepcion. Napakaganda ng kanilang lugar ng aking asawa at tiyak ako na magiging sulit ang aming pagbabakasyon dito. Matatayog na puno na kakikitaan ng mga magagandang halaman na ika nga ay orchids na may iba't ibang kulay sa may itaas ng puno. Lunti ang kapaligiran at ika pa ng aming nakasama na siyang kamag-anak ng aking asawa. Dapo, insan, insan, madami pang interesanting bagay dito. Di lang yan, lalo pa pagsapit ng Webes, mama ka sa amin. Doon! Oh, talaga? Ika ng pinsan ng aking asawa na si Gabo sapagkat tuwing Semana Santa ay may mga grupo ng mga matatandang may pananampalataya sa mga bagay-bagay na kakaiba. Mga kalalakihan na may mabigat na paniniwala sa mga anting-anting, agimat at mga mutya. At isang matanda ang ipinakilala sa akin ng aking misis. Oh, Brando, magmano ka? Lolo Apong, si Brando po, asawa ko. Natulala ako dahil sa aking pagkakarinig na ika ng aking esposa ay ito ang siyang lolo nito. Subalit, ang tindig at kisig nito ay hindi nakahalata sa kanyang edad na 99. Aba, mabuti at napasyal kayo. Madaming kwento kaming naririnig tungkol sa iyo, iho. Sana ay magustuhan mo dito. At bukas sana eh, makasama ka. Nakangiting wika nito na di pa rin ako makapaniwala sa itsura ng matandang ito. Na kung ihahambing lamang ang aking pangangatawan, ay paniguradong kakaunti lamang ang aking nilalamang. Kaunting pagsasalo at kamustahan sa may harap ng hapagkainan ang aming napagsaluhan na madami kaming mga masasayang na pagkwentuhan sa kanilang napakagandang lugar at isa dito ang aking nalaman. Nasa kanila daw pong lugar
ay kadalasan pinangingitaan ng isang San Telmo. Mga mahiwagang naglalagablab na ilaw sa may kasukalan na minsan pa nga daw. Noon ay napagkamalan itong isang kababayan na nanguhuli ng palaka o hito sa hating gabi. Ngunit nang kanilang lapitan ito ay nangilabot ang kanilang mga kasamahan sapagkat hinabol sila nito at sabay-sabay na kumaripas ng pagtakbo na siyang tila itinataboy sila nito papalayo at ikapa ng aking misis. Nasa kanilang likod bahay pa nga daw ay may nakakapangilabot na kwento tungkol sa isang nilalang na napakatagal silang ginagambala nito hanggang sa napalayas daw ito ng isang mahusay na mananambal. Sir Narrator, isusunod ko na lamang po ang kwento tungkol dito. At matapos nga po kaming makapaghapunan, ay tumuloy na kami sa aming silid tulugan. Subalit, ipinagtataka ko bakit hindi ako makatulog. Marahil ay namamahay lamang ako o nag-aalala sa aking mga naiwan sa may Maynila. Nang biglang, Mahal, matulog ka na. Bawal magsabong dito, no? Masyado mong inaalala yung mga naiwan mong manok. Taka maaga pa kayo ni Tatang bukas. Tulog na! Napakamot na lamang ako sa may tinuran ng aking misis sapagkat papaano niyang nalaman ang nasa likod ng aking isipan. Grabe naman, may pagka-psychic din talaga tong sinilde kung minsan. Hey, makatulog na nga. Wala man lang talpakan dito. Ang boring! Ay nako! Kinabukasan, pupungas-pungas pa ako. Ngunit ang mga tao dito ay tapos nang makapag-agahan at ikapa ng aking misis. Hi! Ang sarap ng tulog mo, no? Naiiwan ka na ni Tatang. Bali sabi niya, sumunod na lamang daw kayo. Yaan mo at pasasamahan kita sa aking pamangkin. Kumain ka na dyan! Saka iniabot nito ang isang mainit na tasa ng kape. Palaisipan sa akin ang aming pupuntahan dahil bukod sa dayuhan lamang ako sa kanilang lugar ay ikapa nga ay Biyernes Santo ito. Madami na akong nadirinig na mga di pangkaraniwang kwento lalo na tuwing sasapit ang Biyernes Santo. Kung kaya, aminado na may pangangamba ako. Kasama ang pamangkin ng aking asawa ay mahabang lakaran ang aming ginawa papasok sa isang masukal na parte ng kabundukan. At nais ko magtanong tungkol sa aming pupuntahan sapagkat ayoko sanang marinig ang salitang walang kasiguruhan. Ngunit nanubok pa rin ako at kinilabutan ako sa may itinugon ng aking kasama kung kami ba ay pasasaan na sa aming pupuntahan. At ika nito, Nako, kuya, malapit na po. At iyon na nga po, wala na tayong magagawa pa kundi ang lumakad na lamang ng lumakad. At di naman magtatagal ay aming nasumpungan po ang paparaming bilang ng mga tao sa isang liblib na lugar sa may kabundukan. Nakamamangha po ang lugar na ito. May kakaiba siyang handog lalo na sa mga taong labis na napapagod dahil pinawi nito ang lahat ng mabibigat sa aking kalooban. Hindi ko po maipaliwanag kung papaano maisasalarawan ang lugar na ito. Wari,
may kakaiba talaga dito. At hindi nga po ako nagkakamali sapagkat ang lugar na ito pala ay sagrado sa mga taong pumapanhi na mga antingero. Ah, kaya po pala, Lolo Apong, napakarami ng mga naririto, ano? Eh, ano po ba ang sadya nila dito, Lolo Apong? Na ika nito ay dito sa may sagradong lugar na ito, binubuhay ang kanilang mga anting-anting, agimat, at marami pang iba. May iba din sa kanila nasa tuwing Biyernes Santo. Dito ay kanilang inililibing ang kanilang ikanga ay mga alaga, mga agimat, at kanilang binabalikan ito sa araw ng pagkabuhay. Na mayroon din na tuwing Biyernes Santo ay nakatakda ang kanilang mga hawak upang mabigyan ng kung tawagin ay pakislap. Ito daw po ay isang pamamaraan ng pagsusubok ng kanilang hawak na agimat o anting-anting. May isang guwang o maliit na kuweba sa lugar na ito na kanilang sinasadya at kanilang sinisilip ang bawat angking-anting-anting o agimat sa may gitna ng dilim. At dito, kanilang malalaman kung buhay na buhay o may malakas na puwersa ang kanilang hawak na kung dito sa may loob ng kuweba ay iilaw ito o magliliwanag. Nalabis naman po akong namamangha sapagkat pinatotohanan ito ng matandang si Lolo Apong. Isinama niya ako sa may loob ng maliit na kuweba. Ipinahawak ang isang maliit na piraso ng kahoy na tila isang kwintas na triangulo. At ika nito. Hawakan mong maigi yan, iyo, at may ipapakita ako sa iyo. Sumunod ka sa akin. Napakulot ang aking noo sapagkat hindi ko na nga po makita ang aking nilalakaran at pinahawak pa sa akin ang isang bagay na hindi ko malaman kung para saan at ano nga ba ito. Subalit, sa aming paghinto ay nanggigilalas ako dahil ika ni Lolo Apong. Iyo, baka isipin mo kinugood time ka lang namin dito tungkol sa pakislap na aming sinasabi. O eto ha, pagmasdan mo. Sir Narrator, dahan-dahan itong ibinunyag mula sa isang maliit na tela ang kanyang ikanga ay agimat. At hindi nga po sila nagbibiro dahil biglang umiilaw ito sa paraan na wari ay tumitibok. Hindi ito parang uri ng liwanag na kasing lakas po ng flashlight o posporo. Malamlam lamang ang liwanag nito. Subalit, sapat na ito upang makita mo ang buong hugis o hulma nito habang ang kanyang tila pagtibok. Isa lamang ang ibig sabihin nito, iho. Buhay ang aking hawak. Bueno, patingin naman ng nasa may kamay mo. Patingin. Ito po ba? Subalit, wala po akong nakikita ng katulad ng hawak ni Lolo Apong. Kaya ganyan yan, iho. Ay dahil ay napapanahon lamang upang ito ay muli ng buhayin sapagkat ika nito ay ito ang panahon upang bigyan muli ito ng karampatang dasal o orasyon
na siyang pinagsimulan ng lahat ng galing na mayroon ito noon. Kung kaya, ipinahawak sa akin ito ni Lolo Apong na habang hawak ko ito ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa may ibabaw ng nakatikom-kong palad habang nakapaloob ang isang maliit na kwintas. Ilang sandali pa ay natapos na itong magbigay ng isang malalim at taimtim na pagdarasal. Yo, pag-ingatan mo sana ang aking handog, ha? Lalong-lalo na tulad ng pag-iingat mo sa iyong sarili. Sir Narrator, mas naman lagi ako sa may Maynila. Kahit sa probinsya ako ipinanganak. Kung kaya, sa pagdaan ng panahon, mas tutok po ako sa aking kabuhayan at hindi sa mga ganitong mga kababalaghan na masasabi ko lamang kakaiba pala talaga kapag ikaw na mismo ang gumaganap. Pero hindi pa rin po ako lubusan na naniniwala, lalo pa nang ika pa ni Lolo Apong. Kagabi nga eh, magdamag akong nagbabantay dahil sa inyong pagdating ay hindi ako nagkakamali. May bumisita din sa inyong pagbisita. Na hindi ko ito naunawaan noong una. Ngunit, ipinagpatuloy nito ang kanyang pagkukwento. Ika nito ay may kung anong nilalang na umaaligid sa kanilang kabahayan noong makaraang gabi lamang. Subalit, hindi ito makalapit. Dahil matyagang nagbabantay ang matandang si Lolo Apong sa may labas ng kanilang kabahayan. Ah, kaya po pala di ako nakatulog kagabi. Sabi ko na nga ba eh, at di lang ako basta namamahay lamang. Pero di po ako sigurado. Oo, iho. Ito, itabi mo sa may tiyan ni Nilda ang iyong hawak upang mas mapanatag ang aking apo. Aba eh, hindi ako makapapayag na puyatin lamang ng nilalang na iyon ang paparating kong apo. Opo, Sir Narrator, nasa may 5 buwang pabubuntis na po ang aking misis. Kung kaya di magkamayaw ang kanyang mga kamag-anakan na ika ng mga ito na mamalagi na muna kami dito upang para naman daw ay kanilang mabuhat sa kauna-unahang beses ang aming ikatlong anak. At matapos nga ang ilang sandali na aming pamamalagi sa may sagradong lugar na ito ay hindi namin namalayan ang oras at ang pagsapit ng dapit hapon. Kung kaya, sumenyas na si Lolo Apong na kami ay tutungo na, na ang ilan pa sa kanyang mga kasama ay naiwan pa rin sa nasabing lugar. Ito daw po kasi ay parte ng kanilang ritual na kanilang ginaganapan na hihintayin ang pagsapit ng Sabado de Gloria. Subalit, hindi para sa amin kailangan naming makabalik dahil ika nga ni Lolo Apong ay baka kung anong oras na kami makauwi at kailangan ko na ding masamahan ang aking mga naiwan sa may kabahayan. Sa aming paglalakad pabalik ng bahay, kapansin-pansin ang panlalamig ng buong kapaligiran. Dala yata ito ng malamig na simoy ng kakahuyan, kung kaya ramdam ang malalamig na paghaplos ng hamog at kalamigan. Ngunit, mabilis akong napalingon kay Lolo Apong dahil kilala ko ang tunog na iyon, ang pagbunot ng gulo sa kanyang pungluhan. Kung kaya, napahinto kami ng isa pa naming kasama
na kanina pa pala nakakapit sa aking manggas. Na nung una ay naaasiwa ako sa mahigpit na pagkakakapit nito. Pero parang 1,000 boltahe ng kuryente ang gumapang sa buong katawan ko. Nang akin ding maaninag ang itinuturo ng pamangkin ng aking misis. Dahil sa may likod ng mga kawayan ay may mga anino nagkukubli. Maingat na nagtatago. Subalit, hindi maikakaila ang mga tila umiilaw nilang mga mata sa may kadiliman na dalaman ng pangingilabot. Kahit papaano ay may lakas pa ako ng loob upang makapagsalita na ikako pa nga noon. Ano ho ba yun? Tao po ba yun? Ano naman hong gagawin natin? Subalit, sumenyas lamang si Lolo Apong at tuluyan na nitong hinugot ang kanyang matalas na itak. Saka nagwika. Hoy, hindi porket mas marami kayo malakas na ang loob nyo. Bakit? Sa tingin nyo ba malakas kayo dahil Biyernes Santo at patay si Kristo? Sige, mauna sa inyo ang gustong unang gumulong. Ang ulo. Sige. Mas yan. Sige. Mas nangilabot ako ngayon sa binitiwang salita ni Lolo Apong na mas dumistansya ako dito at baka ako pa ang pagbalingan nito. Dahil sa binitiwang litanya ay panigurado, hindi ko nanaisin na maggalit ito. Subalit, mukhang desidido ang mga nagtatagong nilalang na ito at isa-isang lumalabas sa bawat sulok. 4 na tila maitim na tao. Hindi ko po maipaliwanag bakit hindi ko sila matignan maigi. Na ipinaliwanag naman po ito ni Lolo Apong na isa daw po ito sa mga angking abilidad ng mga nilalang na ito. Lalo pa tuwing kalakasan ng kanilang angking kapangyarihan. Tuwing patay si Kristo. Bagamat kampante na akong hindi makakalapit ang mga nilalang na ito, ay nangilabot naman ako sa winika ni Lolo Apong dahil... Frando, hawakan mong maigi ang ibinigay ko sa iyo. Huwag mo itong bibitawan. Hawakan mong maigi. Ha? Bakit ito? Hindi ho ba't pangontra ito para sa kanila? Oo. Pero... yan din ang pakay nila. Dahil ika nga ni Lolo Apong, may mga nilalang na sa tuwing mahal na araw ay mas naibabaliktad nila ang epekto ng bawat bisa ng anting-anting o agimat. At sa pamamagitan nito ay sa tuwing itatapat sa kanila ng kanilang mga ginagambala ang mga anting-anting o agimat ay hindi na ito lubusan pang tumatalab. Kung kaya mas nangamba ako sa pagkakataong ito dahil ako pa pala mismo na may hawak ng ibinigay ni Lolo Apong ang kanilang pakay na salakayin at hindi ang siyang nagbigay nito. Kung kaya Lolo Apong, napapalimutan na po nila tayo. Saka mukhang delikado kung magtatagal pa po tayo dito, di ba? Kung ibigay na lang po kaya natin tong kailangan nila. Para namang matapos na ho ito. Sa tingin nyo. Subalit, matalim na lumingon lamang si Lolo Apong saka nagwika. Ha? Tingin ko? Sa tingin ko ayaw mo din sigurong isabay kita. Sa pagtutuli ko dun sa may ilog, tatagpasin ko yan. Makikita mo. Gamit yung mapurol na piko. Loko ka. Alam mo ba na kapag nagkamal sila nang mayroon ka ngayon, ay maaari nilang salakayin. Sila Nilda. Nang walang kahirap-hirap. Hindi. Yan lang kayo sa may gilid. Akong bahala dito. Ngunit, biglang kumunot ang noo ni Brando. Dahil sa kanyang narinig. Nakasalalay na ang buhay ng kanyang mag-ina. Kung kaya
mabilis na iginala nito ang mata upang humanap ng maaaring ipamalo sa mga nilalang na nasa kanilang kapaligiran. At sinuswerte ito, isang tila iniwan ng sadyang tinabas na kahoy ang kanyang nadampot na maaari nitong gamitin bilang isang sibat. Akala ko ibibigay mo Isasagad ko talaga yung pagtuli ko sa'yo bukas. Subukan mo lang. Lolo Apong naman Pala ko pa ngang makalima Huwag naman ganun. Biglang napailing ang matanda sa kanyang narinig at napangisi. Subalit, sa bilang ng kanilang kakaharapin ay hindi maitatangging dehado sila dito. Kung kaya, bilang isang negosyante, gumana ang isip ni Brando sa may pagkakataon na ito. Teka, sasabi ni Lolo Apong, itong 3 piko daw ang kailangan nyo. Kung ganun, ganito na lang. Punta kayo bukas sa may bahay, saka ko ibibigay. Sa ngayon kasi, kailangan namin umuwi muna. At may isang ganito pa kaming naiwan doon na kailangan din naming isabay. Para madasalan. Deal? Napalingon lamang ang matanda sa kanyang narinig dahil ito na yata ang pinakamalamyang taktika na kanyang narinig. Subalit, Sir Narrator, narinig ko na po kasi ang tungkol sa ganitong pagkakataon. Oo nga po at babalasik ang mga ito. Subalit, ika nga ng ilan, may pagkatanga din ang mga ito. Lalo pa. Sige. Para maniwala kayo, iiwan ko sa inyo yung pamangkin ng asawa ko. Bakit ako? Kuya naman Ayoko, wag naman kasi. Wag! Huwag kang magulo. Kung gabi dyan. Teka lang. Grabe naman. Napaka-demanding nyo Parang lugi pa kayo Sige na. Kunin nyo na Ay, kuya naman wag! Aray ko! Ika nito habang itinutulak ang paslit sa harapan na tila manok na ipinupusta at inihintay na lamang natukain ng kanyang kalaban. Kung papatay-patay kayo dyan, pumili. Bahala kayo dyan. Mamaya madami ng tao dito. Kayo din. Deal. Ngunit, napakamot lamang si Lolo Apong. Sapagkat, unti-unting umaatras ang mga ito na tila mas pinili ang aking alok at isang nakakapangilabot na pag-angil ang huli ko na lamang pong narinig. Sa tanang buhay ko po ay bukod sa pag-angil ng aso, pagsigaw ng baboy at boses ng aking asawa ay kakaiba ang iniwan nilang mantsa sa aking isipan. Dahil nakakaibang boses po nito na magpahanggang sa ngayon sa tuwing naririnig ko ang sound effects nyo po, Sir Narrator, nangingilabot po ako. Opo, parang mga ganun lang din namang po halos ang kanilang mga boses. Pero mas babagsik pa rin po ang boses ng aking asawa. Wala nang makakapantay nang biglang. Aloy, bakit? Itutubong kita sa daday ko. Ayoko ka. Uy, grabe ka naman. Binibiro ka lang Paano kung kinuha talaga ako ng mga yon? Lolo ako mo. Ngunit, napapailing lamang si Lolo Apong dahil sa pangyayaring ito. Sapagkat hindi ito makapaniwala na hindi natuloy ang pananambang dahil lamang sa isang mapanlinlang na dila at pangnalamang sa mga nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay nakauwi na po kami sa may kabahayan at halatang aligaga ang lahat. Mabilis na ipinatawag ni Lolo Apong ang mga kalalakihan upang magsipaghanda. Meron? Bakit po parang nagmamadali kayo? Sino pong kaaway nyo? Hintik! Aba, itanong mo dyan sa may asawa mo.
at mahirap na. Mainom ng maging handa. At baka madami ang dumayo. Mamayang gabi. At dito, ikinuwento ko sa aking misis ang aming naranasan na noong una ay ako ay kanyang tinatawanan lamang sapagkat dahil ako mismo ang pangunahing taga-kontra tuwing may napapanood po kaming mga kababalaghan sa may telebisyon. Subalit ngayon, eto po at ako pa po mismo ang bumibida sa may kwento. Lumalim pa ang gabi. Malamig at tahimik ang buong kapaligiran. Subalit, wala namang kaming nararamdaman na mga pumapailan lang. Kung kaya, tinabihan ko na po ang aking mga anak at sinabayan na lamang ang aking misis sa kanyang paghimbing. Makalipas nga ang ilang araw, tila nakalimutan na namin ang lahat. Sinamahan ko ang aking bayaw sa pamimili ng aming kakanin para sa may hapunan sa isang maliit na talipapa. Kasulukuyan ako noong nakatayo sa isang poste at naninigarilyo. Napakainit po ng panahon kung kaya mainam ang aking nahanap na masisilungang pwesto. Ngunit, may biglang lumapit sa akin. Dalawang katao. At ika ng mga ito. Dala mo ba? Napabalikwas po ako sa aking narinig. At marahan kong liningon na ika ko pa. Baka lamang ay hindi ako ang kanilang kausap. Subalit, napalunok po akong bigla at malalim na humithit ng sigarilyo sapagkat sa aking harapan ay may dalawang kalalakihan na namumula ang mga mata. Hindi po ito makatingin ng direkta. Subalit, ramdam ko ang kilabot sa kanilang paglapit. At muli itong nagwika. Uy, nasan na? Laman na ba yung pinangako mo? Ha? Ay na! Pagsan mo! At saka ko lamang naalala ang lahat. Dahil doon sa may masukal na kakahuyan noong Biyernes Santo, kaharap ang mga kahindik-hindik na nilalang, ay iniwan ko ang isang pangako. At galaman ng paninigas ng aking katawan ay pinilit kong kumalma at nagwika. Kayo ba yun? Sakong sakto. Ito nga oh, kayo lang eh. Bakit magtagal niyo magpakita? Kainip kayong kausap? Pangit naman ang ganun. Teka nga, pakibantayan muna yung peso ko ah. Tsaka yan oh, yan. Kukunin ko muna dun sa may motor ha. Tagal niyo. Ay nako, susunod ah. Huwag ganun. Pakibanta yan ha. Teka lang. Subalit, hindi pa man po ako nakakalayo ay nagwika ang lalaking namumula ang mata. Ika ko pa. Mukhang nabulilyaso ako. At nahalata na ang aking planong pagtakbo. Ngunit, ika nito. Oy! Alin ba dito? Ito ba? O ito? Kulam eh. Nakahinga ako ng maluwag sa aking narinig habang napapailing. Ay naroon naman oh, kahit kailan talaga. Ayan nga oh, sa may taliwa mo, sabi ng tingnan mo eh. Madali lang ako, pabalik ako agad. Pantayin niyo maigi yan ha, ika lang. Saka mabilis na po akong kumaripas upang hagilapin ang aking bayaw. Upang isumbong ang lahat ng pangyayari. At mukhang buenas nga naman. At kasulukuyan ko silang nakasalubong kasama ang mga kaibigan nitong mga matadero habang bitbit ang ilang kilo ng baboy. Mabilis po kaming kumilos upang balikan ang aking iniwang pwesto. Subalit,
tangi na lamang naming naabutan ay ang siyang may-ari ng mga bayong na nagpapatingin ng kanyang gamit at sasaglit lamang din po upang tumawag ng tricycle. Manang, nasa na ho yung dalawang lalaki dito? Nako, ito, pinalok ko ng payong. Mga loko-lokong yun, inaangkin yung bayong ko. Sabi daw eh, hindi akin ito. Eh hindi, ba't ipinatingin ko pa nga ito sa iyo, diba? Tos Mio, o siya, makaalis na nga. Kiinit-init, nakaka-stress. Nagtawanan lamang kami dahil sa aming nalaman. Hanggang sa may kabahayan ay di matigil ang kanilang pagkaaliw dahil ika nga ni Lolo Apong, mukhang ang bisa daw ng aking trespiko ay gabay na lamang dahil mukhang sa likas kong kakayahan sa pakikipagnegosasyon e sapat na ito upang maligtasan ko ang lahat ng nakaambang mga panganib. Sir Narrator, maraming salamat po sa lahat ng oras na inyong inuukol. Pansin ko na nga po na nagbabago kong minsan ang inyong boses at mukhang napapaos ka. Kung minsan, ibigay mo po ang iyong address at nais kitang padalhan ng produkto ko pong tsaa. Mainam ito sa may lalamunan, Sir Narrator, at tiyak na iyong magugustuhan. Yun lamang po. Hanggang sa muli po. More power to your channel. Mga kaibigan, isa na naman pong matinding kwento ang ating napagsaluhan at hindi ko inaasahan ang huli niyang mensahe. Pero bossing, mukhang kinakabahan ako sa alok mo. Baka tulad dun sa mga aswang, padenggoy mo din ako eh. Pas na muna po. Kaunting pahinga lamang ito at ayos na. Nakakataba ng puso ang iyong concern. Di ko kalain yun ha. Napapansin na pala yung pamamaos ng boses ko. Ang saya po kasi dito eh. Lalo pa tuwing nakikita ko yung mga likes, comments, mga ganun po. Masaya kasing malaman na nagugustuhan nyo yung mga uploads. Kahit kakaunti lamang tayo dito mga kaibigan, okay na ako dun. O siya, masyado ko na po kayong inaabala. Yun lamang po mga kaibigan. At magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa po nating mga kwento. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone. And stay awesome. Peace!